Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Kamusta na po kayo? Panibagong kwentuhan na naman tayo mga kakwento. At ibabahagi ko sa inyo ang mga kaganapan sa press conference sila ng ating kababayan na WBC Bantamweight Champion Nonito Dunayre at WBA IBF Bantamweight Champion na si Nauya Inoue. Ang press conference sila ay nakalive ito sa YouTube channel ni Champ Dunayre na Beyond the Ring with Nonito and Rachel. Pero kung titingnan nyo ito sa kanilang channel, mga kakwento ito ay wala na dahil ginawa nilang privado ito. Kaya naman ay video courtesy po tayo kay Mandarigma 80 at nasa description box po mga kakwento ang kanyang link ng kanyang channel. Mga kakwento, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Dunayre na ang kanyang paghahanda ngayon ay tila ba may apoy na nag-aalab sa loob ng kanyang damdamin. Hahayaan niya ito na mag-aalab sa kanyang sarili. Dito ang nagtutulak sa kanyang tagumpay. Natalo man si Dunayre sa unang bakbakan nila ni Inoue noong 2019 sa World Boxing Super Series na ginanap sa Saitama, Japan. Pero sa panahong pumunta si Dunayre sa kanyang locker room, pagkatapos ng laban mga kakwento ay pumasok sa kanyang isipan na kayang-kaya niya na talunin itong si Inoue. Kunti na lang sana talaga na mananalo na siya. Kaya doon nagsimula na nag-alab ang kanyang pusong bandirigma ni Dunayre na pumukaw sa natutulog niyang angkin na galing. Sinabi ni Dunayre mga kwento na hindi niya nanaisin na makikipag-rematch siya kay Nauya Inoue kung nakikita niya na talagang wala siyang tsansa na mananalo dito. Kaya kayang-kaya ni Dunayre daw kung anuman ang estilo na tinataglay nitong si Inoue. Sa kanilang press conference mga kakwento, kapwa ang dalawa ay nagsasabi na handang-handa na sila sa muling pagharap nila at ibubuhos nila ang kanilang lakas at abot na makakaya para tanghalin na 3 major belts world champion. Hindi makakalimutan ni Dunayre ang mga nangyari sa kanya. Pagkatapos daw ng laban nila ni Inoue ay natanto ni Dunayre na ang nakalaban ni Inoue ay hindi talaga the best na Dunayre. Dahil kung sakali man na the best Dunayre ang nakalaban ni Inoue, alam na alam ni Dunayre na kayang-kaya niyang talunin itong si Nauya Inoue. Ipinahayag ng dalawang mga kampiyon na silang dalawa ay punterya nila ang Britain's newly crowned WBO champion na si Paul Butler na naghihintay sa kanila kung sino man ang mananalo sa kanila ay malugod na lalabanan ito ni Champ Butler. At huwag yung kakalimutan mga kakwento, bago pa nga lang itong si Butler na naging kampiyon, siya pa ang naghihintay ngayon at manunood na lang kung sino nga ba ang mananalo sa sagupan ng dalawang kampiyon sa ibabaw ng ring. At kung sino man ang lalabanan ni Butler ay malaking laban talaga kaagad dahil ito ay undisputed world championship na. Ayos paring Butler ha, nakuha mo na ang WBO belt sa labas ng ring at undisputed na kaagad ang susunod mo na laban. Wow hanep! Ang gagawin nilang siguro ni Butler mga kakwento ay kumuha na lang na isang mug na beer at may malupitang pulutan habang nanonood ng laban nila ni Dunayre at ni Inoue. O diba, chill lang si Champ Butler. Sao na all. Sinabi naman ni Inoue na hindi na siya makakapaghintay pa sa muling pagharap nila ni Dunayre at maganda talaga ang magiging karanasan daw ni Dunayre sa loob ng 12 rounds mga kakwento sa payag nito ni Inoue. Para sa akin lang mga kakwento, ang isa sa mga game plan nila ay ang mas pahabain pa ang rounds ng kanilang laban. Di alam ni Inoue na sa edad ni Dunayre ngayon, habang tumatagal ang laban ay medyo nauubusan na rin yan ng gasolina. At kapag nangyari na yan, dyan na makakakuha ng tamang pagkakataon si Inoue na lalapain na niya ang The Filipino Flash. Bagamat sinabi man ni Inoue na pababagsakin niya itong si Dunayre, pero para sa akin lang mga kakwento ay hindi ito nangangahulugan na gagawin ito ni Inoue sa early rounds. Dahil syempre alam nila na si Dunayre ay eksplosibo o sumasabog talaga ang mga bumbang pinapakawalan ni Dunayre sa mga early rounds. Katunayan, sa mga early rounds nga pinabagsak ni Dunayre sina Nordino Valle at ating kababayan na si Raymart Gabalio. Pero sa tingin ko mga kakwento, susubukan pa rin ito ni Inoue na pababagsakin niya itong si Dunayre sa early rounds at susubukan ni Inoue kung masasabayan ba niya ang lakas ni Dunayre. Pero kung makikita ni Inoue na talagang delikado pa, ay dyan na ipapahaba na ni Inoue ang kanilang laban. Pangakakwento, dahil 2 taon na at 7 buwan ang nakalipas bago sila maghaharap, baka nasa isipan na ni Inoue na kaya niya itong sabayan si Dunayre sa early rounds. Pero kung makikita ni Inoue na medyo alanganin pa, ipapahaba niya talaga ang laban na yan at sa late rounds na niya, aararuhin si Dunayre. Kung si Inoue ay gustong mas pahahabain pa ang laban, sa tingin ko mga kakwento, kung kaya lang ng ating kababayan na tatapusin niya itong si Inoue sa early rounds ay gagawin niya. Dahil sa early rounds nga mga kakwento, dito pa mas malakas itong si Dunayre at sumasabog talaga ang mga kamao ng ating The Filipino Flash at hindi na mas ipapatagal pa na ibabad ni Dunayre ang kanyang sarili sa laban. Kaya nga mga kakwento, sa tingin ko, kung si Inoue ay ipapahaba niya ang laban, ngunit itong si Dunayre naman ay gusto niya
na matapos ang kanyang laban sa maikling panahon lamang. Mga kakwento, talagang sa diskarte na talaga ito ng dalawang mga boksingero kung paano nila tatapusin ang laban. Kung baga mga kakwento, paunahan na lang kung sino ang unang makakatama ng sulido sa kanila. Dahil sa Japan mga kakwento, gaganapin ang laban. Mas maganda rin na in a very convincing way talaga tatalunin ni Donaire itong si Inoue. Mahirap po na umabot pa sa kamay ng mga hurado. Kaya para makakasiguro ang ating kababayan dito, huwag na sanang ipaabot niya sa desisyon ang kahantungan ng kanilang laban. Pero syempre, madali po natin niya nasasabihin at alam naman natin na mahirap talaga itong gawin. Kaya tiwala na lang tayo mga kakwento na kayang-kaya ng ating kababayan na sa ating bansa ay magbibigay ng dangal. At syempre, sasabayan natin yan sa ating taimtim na pagdadarasal. As you win this bout, you are going to be a unified champion. Do you wish to have a fourth belt as soon as you can? Yes, definitely something that I visualize for myself. It's the moment, you know, of course, Richard will be the one to dictate all of that stuff, you know, but, you know, undisputed to go. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman ay nagustuhan niyo mga kakwento ang kwento natin ngayon. Baka naman ay pwede niyo kong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, waya ba? Gawin niyo na! Yo! Kwadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Pintong di pa naik nito. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Woo! At bago tayo magtatapos ay babasahin ko lang ang mga mensahe na ating mga sulid na mga kakwento. Kay kakwentong Eugenio Alova, nasa likod lang kami na sumusuporta sa iyo. Nonito the Filipino Flash Donaire. Salamat sa iyo kakwentong idol ka namin. Ingat ka rin. Ang galing ng mga narratives mo. Well, maraming salamat naman kakwento kung ganoon. God bless and stay safe lang po palagi. Kay kakwentong Junix Treya, mapagpalang araw din Lods. Ayos yan, kaabang-abang talaga yan kung sakali. Full support pa rin tayo sa ating mga kababayan. Maraming salamat kakwento sa iyong komento. Kay kakwentong Kaboxing TV, good luck sa ating kababayan. Nonito Donaire, at ikaw kakwentong nanonood ngayon ay shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.